sana ma-release na kaagad yon kasi nasa gobyerno na ang records na nasa DSWD na yan. So meron na yung traditional way kung paano i-deposit yung pera at paano nila makukuha. So that yun po ang example na binigay po ni Secretary Sunny Dominguez nung Monday, nung Saturday, yung meeting namin before the Monday session. Nasabi niya yung 4.4 million i-top up na lang, or kumbaga sa cellphone mo lo-loadan na lang, di ba? Pass a load na lang yon. So 4.4 out of the 18 million pwedeng gawin yon. Now I was told there's another 4.6 million na identified na as poor, no? So yan ang tinitignan na ng DSWD, kung yan ay binibigyan at kasama na sa programa nila. Kung mabibigyan din directly yan, then 9 million na yan, kalahati na, no? So paano yung kalahati pa? And kanina sa DZMM, yung isang director po natin sa DSWD, very articulate naman kinikwento niya, no? But siguro for a little bit more clarity, I think ito yung sinasabi niyang magkakaroon ng social amelioration card, no? Ito po yung sinasabi niya. Actually po, it's actually a form, no? And I'll go through it with you, but kwento ko muna kung paano to, no? So basically itong form na to, okay? Na iba-ibang ahensya ang nandiyan, no? DILG, makikita nyo po, DSWD, DTI, DA, Presidential Communications ata yan, tapos DBM, no? And then DLG. So yung form po na yan, makikita nyo po yung name, yung head of the family po ang papipirmahan yan. But kung titignan nyo po, no? Ayan po, no? So we start with the name, so yung head ng family. But makikita nyo po, meron nakalagay dyan na check-in nila. Are you member of the Unconditional Cash Transfer Program or the Four Piece Program? Or ikaw po ba isang katutubo? Kung yes, anong grupo? Or others na may programa na yung gobyerno? And then, kasama po sa form yung pangalan ng mga kasama mo sa bahay, anong relasyon, and then other information like anong sex, male or female, tapos petsa ng yung birth date po, tapos yun, no, kung may trabaho, kung anong sector, etc., no? And then kung may condition sila para malaman din ng gobyerno kung may sakit. But let me also point down here na may barcode, no? So okay, so this form sa mga local government units, so sa mga province, city or municipality. And then ang gagawin po dyan, yung barangay, ibabahay-bahay po yan. Lahat ng bahay ay required na bigyan yan. If there are 3 households in one house, 3 form dapat ang ibibigay nila, no? And then yung pinakita ko sa inyo kanina na i-check natin kung nakalagay doon, kung conditional cash transfer meron ka na, sa ilalim po, pakita ko po, no? Sa ilalim po may nakalagay, oh. Ito na dapat ang barangay officials ang magsabi, 'di ba? Ang nakalagay po diyan, assistance to individual in crisis, programa po ng DSWD 'yan, dapat sagutan ng official, oo o hindi, no? So on this point, kailangan talaga may instructions yung barangay. Because let's be realistic about it, no? Walang barangay captain na magsasabing huwag bigyan yung lahat ng bahay dun sa lugar niya, no? So dapat maging clear sa kanila kung ano yung basis, no? So having said that, pag chinekan na yung conditional cash transfer, ibig sabihin kasi makukuha mo na yan directly dun sa account mo. So hindi ka na dapat bigyan kasi dodoble, no? So ang intention in Metro Manila, it's 8,000. So bakit 5 to 8,000? So if you're from another place sa ating bansa, and for example dun sa lugar mo, 25% less ang minimum wage sa inyo. So ibig sabihin po, ang ibibigay sa inyo 25% less than 8,000. So 6,000 ang makukuha mo, no?
So yun po ang ibig sabihin po dun sa 5 to 8,000, no? So yung form na to, napaka-importante po na mapilapan ka agad. So nung isang araw po nag-post ako, 'di ba, na ang distribution sana house to house, sana po ano yung COA, picture na lang, cellphone na lang para wala nang ballpen, wala nang hawakan. So nakikiusap ako sa lahat ng LGU, although pa pipirma niyo yung form na to, 'di ba? Siguro pagkabigay hintayin niyo, but the less interaction kasi and the less surfaces na nahahawakan natin, pinapasa natin, the less risk of infection. But I guess, because nga tama yung sinabi ng ating Pangulo, this is the biggest ever programa ng gobyerno na magbigay ng ganitong amount, kasi ngayon lang naman tayo nagka-problema na ganitong kalaki. So ang problema, kung walang basis din kung sinong bibigyan, unang-una hindi mo bibigyan 100% ng household eh. We're gonna give 18 million out of 24.4 or 24.6 million Filipino families. Now, kaya ako po tinuro yung barcode kasi yung iba kanina nagtatanong na sa akin if they can print. So, nung nagtanong kami sa DSWD, ibibigay pa daw sa regional director yung barcode for that city or municipality. I know for a fact that there's an important meeting tomorrow between the DILG, the DSWD, and the Department of Finance. So, pakitignan niyo po itong barcode na to. Kung by the time mag-meeting kayo tomorrow morning, na-release na yan, ibig sabihin, first thing in the morning, nag-preprint na yung mga LGU. Pero by the time na meet kayo, or by the time na alas 9, alas 10, alas 11, kung wala pa yung barcode na yan, you might want to consider getting rid of it na. Because the barcode will actually help you sa liquidation and later on sa classification. But ang tao, kailangan nila yung pera ngayon na. Diba? They cannot, you know, people should not be made to wait any longer. Doon ko nakikita po yung desire ng Pangulo na makuha nyo ASAP. Ang lokal na pamahalaan ay mamamahagi ng Social Amelioration Card o SAC forms sa kanilang nasasakupan. Gagawin ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat kabahayan o house-to-house basis. Step 2. Ang puno ng pamilya ang siyang magsusulat ng kanilang impormasyon na hinihingi sa SAC form. Kinakailangang ibigay ang kumpletong impormasyon na hinihingi sa dokumento at nakasulat sa malalaking letra. Step 3. Kailangang siguraduhin ang puno ng pamilya na kumpleto ang kanilang impormasyon sa SAC form. Dalawa ang SAC form na pipirmahan. Ang isa ay isusumite sa lokal na pamahalaan na babalik sa inyong bahay at ang isa ay may iwan sa household. Itago ito for reference and monitoring. Step 4. Ang kukulang tulong ay ipahatid ng DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng